na ang pagkakataon nagsalita na si Zeynep Baraque sa totoong nangyari kung bakit nauwi muli sa hiwalayan ang relasyon nila ni Daryl Ruiz o Scott Stockley ngayong may anak na sila. Ayon kay Zeynep ay maayos naman uno ang kanilang relasyon. Kung nagkakaroon man sila ng away sa tingin niya, away mag-asawa lamang umano ito dahil naayos naman agad, ngunit mali umano ang akala niyang ito. Kwento ni Zeynep, buwan ng Marso, nag-umpisa ang palagiang pag-iwan sa kanya ni Daryl kahit na alam na nitong buntis na si Zeynep. Dumarating pa nga umano sa puntong nagmamakaawa pa siya kay Daryl na huwag siyang iwang mag-isa sa bahay nila. Isang buwan lamang umanong nagkaroon ng gulo sa pagitan nila ni Daryl at nauwi nga ito sa hiwalayan lang dahil sa third party muli. Ayon kay Zeynep ay nakita umano nito ang palitan ng mensahe ni Daryl at ng iba't ibang babae na talagang hindi niya umano inaakala. Ngunit pinatawad pa umanong muli nito si Daryl. Matapos ang ilang araw ay umamin na si Daryl sa mga kasalanan nitong ginawa kay Zeynep at doon umano nang lumo si Zeynep. Dahil hindi niya naisip na ganun kalala ang kayang gawin ng kanyang partner dahil sa ibang babae. Hindi umano siya perpektong asawa ngunit hindi ito dahilan para iparanas sa kanya ni Daryl ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa ni Zeynep, hindi deserve ng anak niyang si Bia ang amang katulad ni Daryl. Kung may ipinagpapasalamat man siya kay Daryl, yun ay ang pagkakaroon nito ng Bia sa buhay niya. Okay kami, masayang masaya kami. May mga away kami mula January pero yung away mag-asawa lang na akala ko pag nag-aaway kami, nagkakabati kami, okay na, hindi pala. March, lagi niya akong iniiwan. Dumarating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya na huwag niya akong iiwan kapag nag-aaway kami. Isang buwan lang nagkaroon ng gulo, isang buwan lang kasi talagang nasira ang ulo ko. Inaaway niya ako nang hindi ko alam kung bakit. Yun pala, may something nang nangyayari. From the start, niloloko niya ako. Kami ng anak niya. Hinahalikan niya anak niya habang gumagawa siya ng kung ano-anong bagay. Nandidiri ako sa sarili ko para sa baby ko. Naawa ako kay Bia, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi ako perfectong asawa pero hindi yon reason para ganunin mo ako sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Samantala, narito naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. There's nothing wrong with being a single mom. In fact, you must be proud of yourself for having that strength and courage to raise your children alone. You guys are the real heroes. Happy Mother's Day to all. Isa ka sa pinaka-strong na babae na kilala ko dahil sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi pa rin nawala yung pagiging mabuting tao mo. Andito lang kami palagi. Stay strong, Zeynep. Alam namin na sobrang hirap ng pinagdadaanan mo ngayon. Isasama ka namin sa prayers namin. Pagaling ka for Bia and Kuya Lucas. Malakas naman ang support ng family and friends mo. Kayang-kaya mo yan. Laban lang palagi. Sa lahat ng pinagdaanan mo, Zeynep, you're still such an inspiration to all of us. Nadapa ka man o niyurak ng kataksilan ng ex-hubby mo, we still owe you magpalakas ka para sa anak mo. We're here to support you. Sobrang proud ako, Ate Zeynep. Madami mapagsubok ang dumarating ay ginagawa mo pa rin ang lahat para sa ikabubuti ni Bia at Lucas. Lagi mong tatandaan na kahit anong pagsubok pa yan, malalampasan mo yan. Basta magtiwala ka lang kay Lord. Alam kong tutulungan kanya. Happy Mother's Day, Zeynep, at sa lahat ng nanay na ginagawa ang lahat para sa kanyang mga anak. Sobrang taas ng respeto ko sa mga single mom. Dahil mahirap talaga tumayong ina, lalo na at mag-isa ka. Nakaka-proud ka, Zeynep. Sobrang strong mo. You are worthy to be loved. Deserve mo maging masaya. Darating din ang panahon na merong taong magbibigay at papatayan ang pagmamahal mo na ibinigay mo. Loving someone talaga can make you blind and remove the boundaries that in first place kailangan din in any kind of relationships. Masakit talaga yan, Seb. You deserve the love, you're so strong. Imagine what she's been through. Losing her child, getting cheated on multiple times, and some people accusing her that the reason why they broken up is because her child wasn't Daryl's. Grabe, napaka-strong mo, Zeynep.
You've been silent for too long and you deserve to be heard. You handled everything very well, kahit na sa bigat ng pinagdadaanan mo ay nababash ka pa. Still, choose to be strong. Ramdam mo talaga yung pain. Ramdam mo yung pinagdadaanan niya. Kilala siya bilang palatawa at more on pranks sa videos niya. But no one knows how painful, how failure her life is. I'm so proud of her. Di man niya alam na nag-exist ako, pero God knows how I adore and admire her of being a strong, independent woman. Salute to Sebi. And to Miss Tony, thank you for just letting her burst her pain. A good listener in the clap clap. Happy Mother's Day to both of you, to my mother and to all mothers out there. Salute and mabuhay kayo ng matagal. The emotion is real while watching this. Sebi, you're so strong, now just for yourself but also for Bia. You deserve the best, hindi yung lagi kang niloloko at sinasaktan. When the right time comes, I'm sure may plan si God na maganda para sa'yo. For me, you're one who truly describes the best mother. You're just young, but your experiences in life and of course in love was so matured enough. You're one of such a bravest and strongest woman I've ever known. You're matured enough on how to conquer and pass this strong storm of your life. You deserve someone who truly loves you and appreciate all the love and care from you. We're here for you even though we're just a fan of yours. Don't lose hope, Mami Zeb. Everything happens for a reason.